Good morning mga ka-farmers. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Kaway-kaway sa ating mga kapwa ka-farmers. At para sa ating mga gustong magsimula sa farming business, so handa na ba kayong ma-stress? At handa na rin ba kayong mag-enjoy para sa inyong sisimulan farming business? Dito sa farming business, pwede kang kumita at pwede kang malugi. Ika nga, hindi ka naman mananalo kung hindi ka susugal. Dito sa farming business, na depende sa iyo yan, kung masipag ka, siguradong kikita ka. Pero kung iaasa mo lang sa tagabantay, medyo alanganin tayo dyan. Kaya, kung ikaw ay gusto magsimula, mas maganda kung nakafocus ka at syempre yung tagabantay ay talagang pagkakatiwalaan. Sa ganitong pagdinegosyo, kailangan marunong ka sa market. Kasi kung hindi ka marunong sa market, hindi ka marunong makisalamuha sa tao, siguradong lulugiin ka. Kailangan madiskarte ka dito at sa ngayong panahon, hindi na mahirap magbinta kasi online na yung lahat. Pwede sa Facebook, pwede sa TikTok, maraming pwedeng strategy ng pagbibinta. At kailangan, para mas kumita tayo ng malaki, kailangan mas matiknik po tayo kung paano natin gagawin ang ating marketing. Marami pa rin ang mga ka-farmers natin sinasabi, wala daw kita. Kasi ika nga, mahal ang patuka at matakaw sila sa pagkain. Lalo na sa mga ganitong alaga, yung ganitong pabo, matakaw talaga sa pagkain ng pabo mga ka-farmers. Pero kung madiskarte ka naman sa pagkain, siguradong pwede kang kumita. Pero bago natin ipagpatuloy sa ating kwentuhan, samahan muna natin ang ating cute na gansa na maligo sa kanyang pool. Ayan o, napakaganda. At puting-puti. Ito po ay bata pa. At syempre, isa rin yan sa pinaparami natin dito sa ating backyard kasi higit sa mahal ito, ito ay napaka-cute at pag mayroon tao, napaka-ingay. So, para din aso mga ka-farmers. So, at hindi rin kayo papayag kung hindi kayo mag-subscribe. Para sa mga bago pala nakapadaan sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para naman medyo lumaki-laki ang ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. So, itong ating cute na gansa, kahit umagang-umaga, ay talagang naliligo na siya dito sa kanyang pool. Nilagyan natin dito ng planggana para dito siya palagi maliligo. Pero palagi ito natin pinapalitan yung kanyang tubig para malinis. So, dyan siya lagi nakapwesto mga ka-farmers. Simula ng bata pa siya, dyan siya nasanay na maligo. So, nandoon sa kabila yung mga nanay nito at yan, pinapadami natin yan. So, ipagpatuloy natin ang ating kwentuhan kung paano tayo kumikita sa ating mga alagang pabo at alagang manok. So, nakikita nyo ba yung nasa gitna? Ito po yung mga repolyo galing sa merkado. So, binibili natin ng pasampu-sampu, 20-20. Ayan, nakasupot po yan, nakaganyan na. Yan po yung mga matanda na mga repolyo, mga garbage, mga pitsay na talagang hindi na siya pwede igulay, pero pwede pa siya ipakain sa ating mga alaga. So, ayan, marami nagbibinta, pero yung mga nakakilala sa atin, minsan binibigay lang. So, basta't pala kaibigan po tayo at siguradong makakaroon po tayo ng libre. At dito naman sa mga nakakulong na ito, ito yung malapit ng magdumalaga. So, nakasiparit po yan. So, para hindi awayin yung mga hari. Nandun yung mga hari sa gitna, yung mga matatanda. Pero kung kaya na nilang makipagsabayan, pakakawalan natin dyan sa ating gitna na yan. So, ayan, para ma-determine po natin yung mga matatanda, yung per age, para matandaan po natin ang ginagawa natin mga ka-farmers, ay nilalagyan po natin yan ng tali. Gawin nyo yan sa inyong mga alagang manok, alagang pabo, kung ano man ang meron kayong alaga na nahihirapan kayong kilalanin kung nasa na yung matanda. Example, sa pinalabas natin ngayon dyan, is mayroon siyang yellow na tali. So, para lahat sila natin nakikilala, lahat ng pinalabas natin is lalagyan natin ng yellow tali. So, sa susunod naman na buwan, kung mayroon tayong mga pinalabas na pareho yung mga edad nila, lalagyan natin ng ibang tali. So, mayroon tayong listahan, sa bawat kulay ng tali ay makikita natin kung ilang buwan na sila, kung ilang taon na yung ating mga alagang pabo at alagang manok.
So pinag-aaralan po natin yan. So ayan, takbuhan yung ating mga alaga. Talagang gutom na gutom sila. So dito naman, nagbibigay tayo ng commercial feeds, mga ka-farmers. Kaya natin tinawag na semi-organic lang ang ating mga alaga. Kasi hindi naman talaga 100% natin binibigyan ng mga organic na pagkain. So kailangan din magbigay po tayo ng commercial feeds para sapat yung kanilang mga vitamins na makukuha. Binibigyan lang natin sila ng mga organic na pagkain para ma-minimize po yung gastos. Pero mas marami pa rin ang organic na ating binibigay kasi nasa almost 70%. Tapos 30% yung commercial feeds natin. Kaya malaki-laking tipid at syempre pag malaking tipid, malaki ang kikitain natin. Ganyan lang ang diskarte niyan, mga ka-farmers. So sa mga nagtatanong, paano ba tayo kumikita dito sa ating munting backyard? So advice ko sa inyo, kung mayroon kayong mga itlog ng manok, huwag po natin ibibinta na parang pangluto lang. So ibinta po natin as a fertile egg, yung ginagawang sisew, or kung maaari, gawin po natin sisew para mas malaki yung ating kita. Or kung kaya nyo pa, magbinta po tayo ng mga week old, yung month old, para mas mahal at mas malaki ang ating kitain, mga ka-farmers. So mas malaki ang effort natin ginawa dito, mas malaki ang pwede natin kitain. Kasi pag 2 weeks, pag 3 weeks, pag 1 month, is mas mahal ang kanyang presyo. At syempre magsimula po tayo sa pagbibinta ng fertile egg. Huwag po natin ibinta sa panluto lang. Kasi kung ibibinta natin sa pagluto lang, 10 lang yan, nako. Medyo alanganin po tayo dyan. Kaya magsimula po tayo sa pagbibinta ng mga fertile egg. Sisew. 1 week old, 2 weeks old, 1 month old na manok at para din sa ating mga alagang pabo. Ganyan lang po ang ating diskarte. At syempre, yung mga tandang, kasi minsan marami yung tandang, hindi naman yan nangingitlog. So gastos lang yan sa pagkain. Ang ginagawa natin is for meat production, mga ka-farmers. So marami ang bumibili at ang lasa ng ating karne ng ating mga manok, yung ating mga RIR dito is kung anong lasa ng native is halos sa kapareho lang, mga ka-farmers. At ang kagandahan dito, mga ka-farmers, ay talagang malaki ang karne. So hindi po tayo lugi sa pagbibinta ng pangkatay na mga manok, mga ka-farmers. At ang pinaka-importante, mga ka-farmers, ay mayroon tayong incubator na siyang magpapadali at madaling mapadami natin ang ating mga alaga. So yung ating hinaharvest na mga itlog ng ating alaga na pabo at manok ay diretso po yan ini-incubate. Nilalagyan po natin yan ng pizza kung kailan pumasok para natatandaan po natin kung ilang araw na sa incubator. So sa ilalim nito, mga ka-farmers, customized po talaga yan. Ayan, napakaganda, mga ka-farmers. Kailangan talaga, pag naggawa kayo ng kulungan, kailangan planado para pag dumami na ang inyong mga alaga ay hindi kung saan-saan na lang nangingitlog, mga ka-farmers, nagkakalat. So kailangan planado para malinis ang paligid, saan dadaloy ang dumi para hindi mabaho yung ating backyard. At saka kung mapapansin nyo, mga ka-farmers, lahat ng palibot natin dito ay naka gravel, yung mga bato-bato na maliliit, mga ka-farmers. So sinadya po talaga yan para hindi maputik. Kasi sa una, napakaputik, mga ka-farmers. Yung mga paan ng ating mga alaga is talagang madumi at pag pumapatong dyan sa kanilang kainan ay sobrang dumi, mga ka-farmers. At saka yung kanilang buhok na dudumihan. So simula nang naging nilagyan natin ng mga bato-bato, mga ka-farmers, ay malinis na yung ating mga alaga at hindi dito mabaho. Kasi yun ang nagkukos na ng mabaho pag palaging basa at yung ating sahig palaging basa at maputik, mga ka-farmers. So mas maganda kung naka bato-bato yung mga gravel. So ano bang tawag sa inyo dyan? So mas magaganda pag nakaganyan, mga ka-farmers. Mayroon naman nag-comment, hindi ba na susugatan yung paan ng manok, mga ka-farmers? So sa tagal-tagal natin nag-aalaga, mga ka-farmers, ay ayos naman yung kanilang mga paa. Meron mga sugat pero yung kunti lang, nakikita mo lang yung parang may piklat, ganun lang. So hindi talaga na susugatan at napipilay.
So ayos po pag nakagrava yung ating sahig. Hindi siya mabaho at hindi siya maputik, lalo na pag umuulan. Yun ang pinaka number one na problema natin. Lalo na't medyo may meron tayong mga kapitbahay na talagang iniiwasan po natin para walang complaint sa ating ginagawa dito sa ating mga alaga. Sa una, nang maliit pa lang ang ating mga alaga, dito sa gitna na ito, yung part na ito ay medyo malungkot pa. Wala pang ganyang karami. Pero ngayon mga ka-farmers, hindi ko akalain na ganyan na sila kasaya. Talagang napakasarap sa mata tingnan. At ayan, yan po yung bunga ng ating sipag at syaga. So kung mayroong nagplaplano na mag-alaga ng ganito, yan po ay napakaganda. So sa mga nagko-comment naman, hindi ba nag-aaway yung pabo at saka yung mga manok natin, ay hindi po mga ka-farmers. Mas nag-aaway pa yung mga ano, yung mga pabo. Yung mga pabo na lalaki, yun pa yung mga nag-aaway mga ka-farmers. Pero yung mga alagang manok natin na lalaki at saka yung pabong lalaki, hindi po sila nag-aaway. Kaya nga napakaganda nilang pagpartnerin. Kasi kung wala ka rin incubator mga ka-farmers, pwede mong tagalimlim is yung mga inahin na pabo. Kasi mga galing din maglimlim yung inahin na pabo. So, ayan mga ka-farmers, ito yung nasa taas, yun ang ating mga brooding pin. Ang sinasabi ko sa inyo, huwag po natin isasama yung ating mga sisiyo dyan sa ibaba. Kasi mamamatay po yan mga ka-farmers pag sinama natin. Hindi po sila nakakain ng maayos. Mas maganda, meron po tayo talagang brooding pin. So ayan, ganda oh mga ka-farmers. So binabahagi ko lang ang videos na ito para magkaroon sa inyo ng liwanag. Magkaroon kayo ng inspiration sakaling makuha kayo ng konting kaalaman sa ganitong munting business na pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lang at diskarte lang mga ka-farmers. Sipag at syaga lang talaga mga ka-farmers at kaalaman. So pag mayroon ka lang munting kaalaman, hanggang patagal ng patagal nag-i-improve yung iyong kaalaman at syempre natututunan mo na lahat ng mga diskarte. So ayan lang mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat. At para sa mga nagplaplanong magtayo ng ganitong negosyo, especially yung ating mga OFW na gustong magtayo ng for good business, sinasabi ko sa inyo, medyo nakakapagod, pero pag nakita nyo naman na ganito na karami ang iyong mga alaga or mas marami pa, talagang matatanggal ang iyong mga pagod na binuhos. Sa simula talaga, ganun talaga. Matrabaho at medyo nakaka-stress pa. Pero pag makita nyo na ganyang karami, at mapag-aralan nyo ng maayos, ayun mga ka-farmers, sinasabi ko sa inyo, pagbangon nyo ng umaga, ang sarap magkape sa inyong backyard, sa ating backyard, pag ganito yung ating makikita. Yun lang, maraming salamat.